Magsitayo ang lahat para sa panalangin, pangunahan mo, binibining sa bote. Magandang umaga sa lahat. Bago magsiupo ang lahat, ay pulutin muna ang mga kalat sa sahig at ihanay ng maayos ang mga upuan. Monitor, magki-check ang attendance at itala sa listahan ang lumibat. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral sa paksang pinalakay natin sa nakaraang tagpo. Sino ang magbabalik-aral? Ginoong Plando? Noong nakaraang tagpo, tinalakay po natin ang tungkol sa katawagang teknikal ng mga liham pang negosyo. Maraming salamat, Ginoong Plando. Anong uri ng liham pangangalakal ang binasang halimbawa noong nakaraang tagpo, binibining Gales? Ito po ay uri ng liham pag-a-apply. Magaling! Ang bahagi ng liham na binasa noong nakaraang tagpo ay binubuo ng ano? Ginoong Diselva? Binubuo ng wastong termino o katawagang teknikal. Tama! Naway na uunawaan ninyo na iyon at huwag sana ninyong makalimutan ang araling iyon. Bago tayo dumako sa ating formal na talakayan ay magkakaroon muna tayo ng isang laro. Ang tawag sa larong ito ay 4 picks 1 word. Batid ko'y alam nyo ang larong ito, kaya mag-isip kung anong salita ang mabubuo base sa nakikita nyo sa mga larawan ito. Binibinin sa buti, maaari bang ibahagi ang iyong sagot? Sa tingin ko po ma'am, ito ay salitang flyers. Magaling! Ano naman kaya sa pangalawang larawang ito? Ano kaya ang mabubuo sa pangalawang larawan na ipinapakita sa harapan? Ginoong Plando? Para po sa akin, ito ay salitang leaflets. Mahusay! Base sa nabuong salita sa mga larawan, ano kaya ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito? Binibining Mondragon? Ang paksang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa flyers at leaflets. Tama! Palagpakan natin ang lahat ng mga sumagot. Ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa katawagang technical ng flyers at leaflets. Bago natin sisimulan ang bagong aralin natin sa araw na ito ay narito muna ang mga layunin. Una, na ipaliliwanag ang wastong termino o katawagang teknikal ng mga bahagi ng flyers at leaflets. Pangalawa, natutukoy ang kaibahan ng katawagang teknikal ng flyers at leaflets. Pangatlo, nasusuri ang kakayahang makilala at maisa-isa ang katawagang tungo sa maayos na paggawa ng mga flyers at leaflets. Kung tutukoyin natin ang pagkakaiba ng flyers at leaflets, ang flyers ay may maliit na papel lamang na naglalaman ng maliit na larawan at maikling teksto, samantalang higit na malaki at mas komprehensibo naman ang leaflets kaysa sa flyers. Pangalawa, bukod sa mura ang flyers, madali lang itong gawin, samantalang ang leaflets naman ay nangangailangan ng sapat na panahon sa paggawa at ito ay maaaring tatawaging brochures at pamphlets. Bukod pa dito, ano pa kaya ang ibang kaibahan ng flyers at leaflets, Ginoong Plando? Ang flyers ay hindi matutupi, samantalang ang pamphlets o leaflets ay maaaring matupi. Tama! Ngunit bakit nga ba hindi natutupi ang flyers samantalang ang leaflets naman ay madaling matutupi? Dahil maliit lamang ang flyers at ang leaflets naman ay may kalakihan. Tama! Ang flyers ay hindi madaling natutupi samantalang ang leaflets naman ay madaling natutupi. Para sa kadagdagan, ang flyers ay may sukat na papel na A6 samantalang ang leaflets naman ay may sukat na A4 o A5. Naglalaman ng kaunting impormasyon ang flyers, samantalang naglalaman ng maraming impormasyon ang leaflets. Uunawaan ba? May katanungan ba o klarifikasyon? Wala na po, ma'am. Kung wala na mga katanungan, ay ako ang magtatanong. Bakit kaya mahalagang pag-aralan natin ang mga katawagang teknikal ng flyers at leaflets? Binibining sa buti? Mahalagang pag-aaralan natin ang katawagang teknikal ng flyers at leaflets upang matuto tayong gumawa nito para sa mga particular na layunin. Tama! Mahalaga naman talagang pag-aralan natin ang mga katawagang teknikal ng flyers at leaflets upang mas maunawaan natin ang mga wastong termino o katawagang teknikal kapag gumagawa tayo ng mga promotional na materials. Naiintindihan na ba? Oo, ma'am. May katanungan o klarifikasyon?
Wala na po, ma'am. Kung ganun, ay maghanda na para sa inyong gawain. Para sa inyong gawain, isulat ang F kung ang pahayag ay tumutukoy sa flyers, at L naman kung ito ay naglalarawan ng leaflets. At para sa inyong takdang aralin, isaliksik ang paksa tungkol sa mga katawagang teknikal ng description sa isang produkto para sa talakayan sa susunod na tagpo. Ipagpatuloy ang natirang oras para sa gawain at pakipasa ito sa aking office. Yan lamang sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong kooperasyon.